Hey, what's up mga kanyobis? Today, mag-unbox tayo ng Fixada speedometer na gagamitin natin sa bike natin. Siguro, before may mga lumalabas din na ibang speedometer. So, ito kasi yung parang pinaka-budget meal natin. Unlike dun sa iba na medyo mamahal. Titingnan ngayon natin kung sulit ba talaga siya. So, yan, panoorin mo lang itong buong video na to para sa mga reviews, tapos sa kung paano pag-i-install ng speedometer natin. So, para matry na rin natin kung good ba talaga siya. So, watch the whole video mga newbie. So, ito na nga yung dumating na Alexada speedometer natin. So, titingnan ngayon natin kung good ba talaga siya. So, tara, unbox na natin. So, may ano pala siya. May bubble wrapper siya. Ngayon na ito. Yun. Siguro parang hindi masira yun. Ayan, paputukin pa natin. Oh. Ayan. So, okay naman siya. So, eto. Eto yung nasa loob niya. Yung pinaka-computer mount niya. So, eto na nga. Yun. Bicycle computer Lexada. So, yun. Okay naman yung pagkaka-package niya. Wala namang kupi. So, ayun. Malinis. Ayan. Maganda, may bubble wrapper sa loob. Yung iba kasi wala eh. Kumbaga, mismong plastic lang siya. Okay. Ayan natin yan. Tapos, i-open na rin natin. Bali, ang in-order nga pala natin is wireless. Meron kasing iba na may wire eh. So, yun, mahirap kasi pagka mamaya maputol. Maputol siya eh. Problema pa natin. So, eto, medyo hassle-free. Kumbaga, ano na siya. Madali na siyang i-install. Tsaka, less wire. Para hindi masira. So, eto nga yung ano. Yung instruction manual niya. Ayan. Tapos nga pala guys, USB type na rin siya. Ngayon ito. Ayan guys. Ayan. Bali ang pagkakabili natin dito is nasa 611 pesos eh. Ewan ko lang din sa iba pero ito yung price na dumating sa atin. Tsaka yung in-order na rin natin. Tsaka, ayun, ito nga. Yung Bartline na. Or computer mount. So dito makikita natin guys, ito yung pinaka, ayun. Yung pinaka battery niya. Tapos yung kilometer per hour, tapos distance, tapos yung real time, tapos yung average speed. Ayan guys. Ito na rin yung oras. So meron dito nga pala guys. Ito na yung pinaka unit natin. Meron dito yung clock, riding speed, riding time, riding distance,
average speed, maximum speed, total riding distance, odometer, LED, backlight, tas automatic on off. Ayan. So tatanggalin na natin 'to, guys. Pinaka-plastic niya. Kita ba, guys? Ayan. Dumidikit. Mamaya muna natin yan. So, tignan muna natin to, guys. Kung ano yung nasa loob niya. So, yun yan nga, guys, no? Ito yung nakalagay dun sa package ni Lexada na 4 na cable tie na item. Ayan. Tapos meron din siyang rubber ring. Ayan. Tapos, ito nga pala, guys, kapag wala kayong ganito, bar ply, ito, ilalagay mo sa bar, sa handlebar nyo, o kaya sa, ano, sa stem. Bali pa ganyan siya. Ito. Ayan. Halimbawa, ito yung stem nyo. So, pag ganyan siya, guys. Ayan. Ayan, di ganyan siya. Tapos dito natin ilalagay yung ano. Yung pinaka-unit na. So, next. Ito naman. Isang bilog na adhesive, guys. Bali, double tip adhesive to, guys. Tapos, ito na rin yung transmitter niya. So, bali, ito ngayon yung magde-detect ng speed natin. Tsaka, ito naman yung nakalagay sa magnet. Ay, sorry. So, ito pala yung ano. Ito yung magnet na ilalagay natin dun sa spoke. So, ngayon, ito ngayon yung magde-determine. Determine na ano, ng speed niya. So, ngayon, pagka ito, nilagay na natin sa ano, sa tag dito, sa pinaka-fork. Ito ngayon yung lalagay natin dun sa spoke. Yan. Iipit natin siya. Ayan, nakita nyo may thread. Ayan. Kita ba kita? Ito, guys. Ayan. Tapos ngayon, iipit mo. Ayan. Ihigpitan mo lang siya din. Kailangan kasi ito, guys, ito. Medyo malapit siya. May tamang millimeter na sukat or distance siya. Na para hindi siya magluko or para gumana siya ng maayos. Ayan. Ito ngayon na magde-detect ng speed, itong dalawa na to, papunta ngayon dito sa speedometer natin. So ngayon, ito. Ito na rin pala yung cable wire niya. Ayan. Ngayon, te-testing na natin. Open lang natin to, guys. Hamba. Ayan. Yun. So, ngayon nga, guys, ito. Nag-open na siya. Tapos ang babaguhin na lang natin dito, ito. Ayan, yung mga oras. Ayan. Full charge naman siya, medyo okay. Tapos ito. Titingnan natin kung legit ba talagang gumagana yan. Ito yung sensor niya, guys. Ay, wala pa pala. Gago! Gago! So guys, ito na. Natanggal natin. Kaya pala hindi gumagana. Kaya pala hindi gumagana to kanina. Kasi ito. May nakalagay din sa battery niya. Yan. Ngayon babalik na ulit natin dyan, guys. Ipitan lang natin. Yun. Tingnan natin, guys, ha. Pag pumalo yung ano. Ayun. Pumapalo siya, guys, yun. Yun, legit. Magana. Tingnan natin.
Ngayon, medyo may delay lang siya ng konti, pero okay lang naman yun. At least, di ba, accurate, ayan. Meron. Hop. Magana. So, yun na nga, guys. No? Bali, install na natin siya. Lalagay natin sa bike natin kung okay ba siya. Pati na rin nga pala itong barfly. Lalagay na natin. So, ito muna. Hindi muna natin ito gagamitin, guys. Kasi meron naman tayong barfly. Buksan na rin natin. Para, yan. So, ganito pala siya, guys. No? Meron siyang isang tornilyo. Kasi yan, ayun. Medyo flexible naman siya. Ito yung ilalagay natin sa handlebar natin. Tapos ito. Yun. Ayun, no? Yun, swak na swak, guys. Ano, tara, install na natin siya, guys, ha? So, madali naman siya. Bali, ang babaguhin lang naman natin dun is yung date. Tapos yung... Yan, odometer. Zero lang natin yan. Yan. Tapos yung distance. Bali, zero na lang din natin lahat. Average speed, yan, 21. Ayan, max speed. So, yan lang lagi natin to sa... Ayan, kilometer per hour yan. Ito naman yung reset. Ayan. So dito guys, makikita natin itong itong kilometer. Ayan. Ito nga pala yung ano, parang pinaka wheel size niya. So halimbawa, mga nasa ano kayo, 27.5, mga 1.1 mga pang sa ganun. Yan. Odometer natin, zero lang. Yan. Tapos yung oras, oh, hindi ko muna anin yung oras kasi eto lang naman yan. Yan. Pinaka-oras natin kasi hapon naman na. So, basta ito, ang susubukan lang naman natin is kung gumagana ba siya habang umaandar yung bike, kung legit ba talaga siya. Ayan, ito. Mamimili ka ngayon kung 24 hours. O, military time kasi ito eh. Ayan. So, ano guys? Tara. Subukan na natin. So, ito guys. Nandito ngayon tayo sa labas namin. Ayan. Okay naman siya, digit naman. Kung may permit, bilisan natin off. Itong ating speedometer. So, ganito nga yung setup niya. Nilagay na natin sa barfly. Tapos, yung itong transmitter natin. Okay na rin siya. Ganito guys ang ginawa natin sa speedometer natin. Ayan. Focus lang natin konti. Ayan. Kita nyo ba? Medyo lumalabo. Ayan. So, ito na rin yung magnet. So, ganyan lang guys. So, sa mga naghahanap ng mga murang speedometer na naswak sa budget. So, ito. I recommend itong Lexaba na ito. So, sa mga susunod ko pang vlog, guys, subscribe lang para lagi kayong updated sa mga video natin gagawin. So, ingat guys. Salamat.